Hindi na kami lumabas ng bahay today kasi parang tinatamad kami, tsaka iwas gastos na rin kasi pag lumabas ka ng bahay, magastos rin eh. Hindi na kami nagte-take away ngayon or kumakain sa labas. Kung may gusto man kaming kainin, niluluto na lang namin sa bahay. So ito, in-entertain na lang namin yung mga bata para hindi sila masyadong ma-boring sa bahay lang. Alam niyo guys, mas nakakatipid kung sa bahay lang magluluto kaysa laging magte-take out o magda-dine in sa labas. Nabali yung sanga, kaya kukunin lang natin yung kamatis. Last year, ang daming bunga ng kamatis ko. Ngayon, konti lang. Tapos ang tagal din nilang mahinog. Dati, pinamimigay ko na lang sa mga kakilala ko dati. Kasi ang dami eh. Nasasayang lang pag hindi mo naman magamit lahat. So, pamigay na lang. Bigay ito ng friend ko kaya lang namatay siya. Dalawa to eh. Namatay lang dalawa. Ano bang tawag rito? Galang nga lang tawag rito. Luya? Porter Mary. Mag-roast chicken kami tonight kasi madali lang lutuin. Pwede mo lang siyang iwan kasi nakakatamad talaga today. Tapos habang iniiwan mo yan dyan, nagbabantay ka ng anak mo. Kaya madali lang. So ito, ilagay na natin sa oven. Lutuin lang natin ng 200 Celsius degrees ng 1.5 hours. Tara, mag-crack na tayo ng itlog guys para sa ating tiramisu. Gumamit tayo dito ng panghiwalay ng egg yolk. Kaya lang hindi naman siya maano. Kaya magkamay lang tayo. Mailinis naman yung kamay ko guys. Tsaka mas mabilis pag ganitong style gamitin natin. Magkamay na lang tayo. Tapos yung white naman guys, pwede natin gawing meringue. Meringue ba tawag dyan? Pwede din mango. Slice ng mango. Yung meringue ata is crunchy. Yung fablo ba naman is soft yung inside tapos crunchy outside niya. Oops, ayan na guys. Masilan talaga pag ganito. Wala na tayong magiging fablo ba nito guys. Ano na lang to, scrambled egg na lang to para breakfast bukas. Bali lahat ng egg na gamit ko dito is 7 kasi nahalo ko yung yellow at saka white. Pero ang kailangan lang natin is 5 sa egg yolk. Ito yung fablo ba. So, haluan ko ng half cup na white sugar yung 5 egg yolk natin, guys. Mix lang natin yan dyan sila. Bawal tapon, kaya ito yung scrambled egg na natin to bukas pang breakfast. So, ito na yung 5 egg yolk natin at saka yung half cup ng sugar natin. I-mix lang natin yan siya. Tapos, ilagay natin siya guys sa on top sa boiling water natin. Medium heat lang guys para hindi masunog agad. I-mix natin palagi para hindi siya dumikit at mamumuo. Hanggang maging thick lang siya guys. Parang custard yung texture niya. Tapos lagyan natin ng 1 teaspoon ng vanilla extract para hindi siya amoy itlog talaga. So ayan na guys. Medium heat lang siya guys para hindi siya Ayan na siya. Tama na yung ganyan. Next natin gawin is yung cream. I-beat natin yung cream. So, gagamit tayo ng 1 cup ng cream at saka 2 cubes dito. Kapag mag-soft peak na siya guys, maglagay tayo ng 1 teaspoon na vanilla. Ayan siya. Ayan, tapos na yan. So, ayan na yung manok natin. Malapit na siyang maluto. So, ilagay na natin yung kalabasa, tsaka patatas dyan, tsaka sweet potato para sabay na sila maluto. Ayan. Tapos, i-rub ko lang yung oil ng manok dyan sa kalabasa, tsaka sa patatas para hindi siya dry. So, lulutuin ko lang ulit ito ng siguro 30 minutes ulit or 40. Baliktarin ko lang din yung manok natin. Multitasking tayo dito guys. Ihalo lang natin tong mascarpone sa egg mixtures natin kanina.
And then, i-beat lang natin ng konti. Tapos, ihalo na rin natin yung cream at saka ito mamaya. Ito na yung egg natin na may mascarpone tsaka yung cream natin na binate kanina. So, ihalo lang natin silang dalawa. I-fold-fold lang natin padaan-dahan. Fold-fold ng kalahati. Tapos, ayan na siya, guys. Dito gumamit ako ng 2 tablespoons ng coffee. Tapos, kalahating tablespoon ng sugar. Tapos, mga 1 cup na hot water. Para dito natin i-dip yung biscuit natin. Wala akong lady finger na cookies, guys. So, ito lang gamitin natin na biscuit. Milk coffee yung flavor niya. So, i-dip lang natin yung biscuit natin dyan. Tapos, lagay natin sa tray. Tapos, ayan, pataas siya. Tapos, lagay natin ng cream sa taas. Tapos, iba naman yung direction natin sa paglapag natin ng biscuit mamaya. Pahiga na naman. Tapos, cream naman. Paulit-ulit lang. Parang graham. Mango graham. So, ayan, tapos na siya. Magdusting lang tayo ng cocoa powder sa taas, sa top. And then, tapos na yan. Punasan lang natin yung gilid. Linisin lang natin. Tapos, ilagay na natin siya sa fridge para magsettle na yung cream niya. Pero mas maganda pag bukas na ito kainin. Pero, try na natin yung panghimagas natin, guys. Hope you enjoyed watching our video. Thank you for watching. Say bye. Bye. Bye.